business po, ano, yung bago matapos yung taon na ito, maka 400K tayo. Opo. Sino ba yung maingay? Shout out po kay Taong Gala. Ay, kay Taong Gala, idol. Shout out po sa iyo, mabuhay po kayo. Ayun na. Thank you very much. So ayan, isang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre mga kaibigan, kumusta po kayo dyan? Lalo-lalo na po yung ating mga kaibigan OFW. Ayan, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Well mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy ay ako po ay nagpapaabot ng ating taus-pusong pakikiramay sa pamilya Kabusiness. Pumanaw na po ang tatay ni Mrs. Kabusiness at kasalukuyan ay nasa Pangasinan po sila ngayon at inaasikaso po ang kanyang papa, no? So magpaganoon pa man ay hindi po sila nagpatinag sa larangan ng pagtulong. At sa araw nito ang ating pong vlog ay patungkol naman po sa update kay Bong, no, kay Kuya Bong, na siya namang binigay ni Papa din. So ito po ang bibigyan natin ng reaction. Sana po ay samahan niyo ako mga kaibigan. Bibigay ko lang po sa inyo yung mga highlights, ano po, at magbibigay po tayo ng mga punto doon po sa makikita nating highlights. Pwede, no, i-roll lang po natin yung ating video. Okay, so sa video ito mga kaibigan, makikita natin si Papa din, si Damo, ayan, si Butchok, at madami po silang mga binabili. So binili po nila ng mga gamit si Bong. Okay, si Papa Dins po mismo ang personal na nag-asikaso nito. Ayan. So, yan pong inyong pong nakikita ay mga gamit po ni Bong yan. Mula po sa pinakamaliit, toothpaste, kung ano, sabon, no, mga gamit niya, hanggang sa sapatos, mayroong pantalon, polo shirts, vrip. So, lahat po ng pangangailangan. Plato ay prenovide po ni Papa Deans at dinala po doon sa rehabilitation. So, isa po ito sa nakikita natin na talagang mahal na mahal ng Kabusiness family si Bong, no? Kasi yung provision ng mga needs niya ay hindi talaga nila tinatantanan. So, personal na inaasikaso ni Papa Deans ang mga pangangailangan ni Kuya Bong. Saludo ako sa iyo, Papa Deans. Talagang lalo akong bumibilib at humahanga sa iyong mga ginagawa. Nagdala kay Kuya Bong, ano. Siyempre, nung una, yung kinakabahan, ano. First time ko lang din kasi yun, ano, mga kapapi. Ayun. So, sabi nga niya, first time, ano. First time daw yun na nangyari. Kasi po, mga kaibigan, kung iyong pong matatandaan, si Butchok po ay dinala po doon sa lugar na yun. Yun din po ang rehabilitation center na pinagdalhan kay Bong. Pero, hindi ko sila yung personal na nag-asikaso. Kaya nga ho, napakaswerte ni Bong. No? Napakaswerte ni Bong. Kasi, hindi man niya kadugo sila Kabusiness, pero at least sa pagkakataong ito, sila mismo ang personal na tumututok para sa pagsasaayos ng buhay ni Bong. Yun ang pinaka magandang punto dyan mga kapatid, no? So sila po ang personal na nagsasaayos. Okay? First time lang din ng pamilya Kabusiness. Uh-huh. Kasi nung si Butchok naman, doon siya sa side ng family niya, ano, talagang hindi ko pa alam, wala pa akong idea kung paano yung magiging sistema. Pero ayun. So sinabi nga niya na si kung nung si Butchok ay nasa side, so this time, at least siya mismo ang nakatoka. Well, by the way mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong ilambing sa inyo, ano po, itong si Papa Deans. Mula po tayo nang nag-umpisa po mga kaibigan ng mag-reaction, natandaan ko po, 90.6 po ang subscriber ni Papa Deans. 90.6,000 ang subscribers ni Papa Deans. At ngayon po ay nasa 95.6 na po. Oho. So, konting ano na lang, isang buwan lang yun, ho. So konting kimbot, I do believe kung pagsasama-samahin at pagtutulong-tulungan po natin, this month, kayang-kaya na po natin maibigay po yung kanyang silver button. Sana po mga kapatid, pag sumikapan po natin na maibigay yan kay Papa Deans. Alam nyo kung bakit? Ito po ang magbibigay sa kanya, lalo
na ma-boost yung moral niya para mas lalo pa siyang magporsiging tumulong. Nako, si Papa Dins, ang grabe pong itong taong ito. Na-discover po sa susunod po ng mga vlog natin, ikikwento ko po sa inyo ang mga na-discover ko po kay Papa Dins. Mayroon po akong mga na-discovering kakaiba sa kanyang mga ginagawa na siya po nating pag-uusapan sa susunod po nating vlog. Yan po yung magiging topic natin. Pero ayan, by the way, balik tayo kay Papa Bung, no? So ito nga po yung pahayag nila, no? So ayun, awa ng Diyos. Nasa mabuting kamay na po si Kuya Bung ngayon. Yun, yun ang pinakamagandang ano natin, marinig mga kaibigan. Nasa mabuting kamay si Kuya Bung sa ngayon. Nakikita ko po kay Kuya Bung yung sitwasyon ko dati. Nakawa po si Kuya Bung, syempre. Actual na nakita natin ganun. Pero kailangan po natin magpakatatag kasi kabila ng kalungkutan niya na yun, sabi ni Jamay-may, para sa kanya naman po yun, para sa yun. Oh. Eh, ito ho yung pahayag ni Butchok. Alam niyo mga kaibigan, ang kagandahan no dito kasi si Butchok ay may karanasan eh. Galing po siya doon eh. So, ibig sabihin nito, makikita natin ngayon yung larawan ni Butchok doon sa buhay ni Bung. So, pag lumabas si Bung, kung anong buhay ngayon si Butchok mayroon, eh, ganun na po ang mababago. Excited na po ba kayo, di ba? Hindi ba nakaka-excite yun? Makikita natin ang isang Bung na maayos na yung pananamit, and then, mag-uumpisa na siyang magplano ng kanyang buhay, and then, ipoprovide na po ni Kabusiness yung kanyang pangkabuhayan, no, base sa kanilang pinagkausapan. Parang nai-excite ako, ang pinaka-excitement po na mangyayari kay Bung yung mamimili na siya, maghahanap na siya ng kanyang mapapangasawa, no? Kasi yun din yung punto na gusto din ni Kabusiness na mayroon ding umalalay kay Bung para at least kahit papano, iba kasi 'yun, 'di ba, yung may pamilya na rin, makikita natin. Para at least maplano na ni Bung yung kanyang buhay. So, parang ang ganda ng mangyayari, no? Ngayon pa man, mga kapatid. At sobrang excited na po. Ako, ano? Kayo po ba? Kung excited na kayo, pa-comment lang po. No? Sobrang excited na tayo sa mangyayari sa buhay niyo. Ikabubuti niya. Kailangan natin yung pakatatag, kayaanin yung pagsubok na yan para sa ikabubuti ko, Tiger. So kailangan natin magpakatatag, yo, ko tama, para sa kayo mabuti. Actually, sabi nga ho ni Butchok, after 45 days, baka ho pwedeng payagan ng magbigay ng makunan ng picture si Bong. So after 45 days, doon natin makikita na kung ano yung itsura ni Bong na nasa loob na siya, ano ang itsura, ano na yung pagbabago, ano. Pero super sa ngayon. Ang kagandahan dito kasi naka-close contact si Papa Dins doon sa mga nag-aasikaso kay Bung. Binibigyan naman siya ng update. Si Bung naman daw ay hindi naman po mahirap. Ano? Hindi naman po mahirap pasunurin sa mga instruction, sa mga ibinibigay ng mga task sa kanya. Talagang masunurin daw si Bung. So, ibig sabihin nito, nakikita natin na maski si Bung ay porsigido din na mabago ang kanyang buhay. Well, di ba, kung inyo pong matatandaan, mga kaibigan, mga kapatid, tulad nga ng sinasabi ko, si Bung ay matalinong tao. Kaya nga lang, ano po, nagkakaroon lang si Bung ng yung takot sa kanyang buhay, nagkakaroon lang siya ng kahinaan dahil nakikita niya na parang siya yung pinakamahirap, siya yung pinakamahinang kagwang, no? So yun yung isa sa ano niya, hindi niya kasi nakikita yung kanyang kalakasan. Pero at least this time, lumalakas ang loob niya kapag andyan siya kay Kabusiness, no? So isa ito sa pinakamagandang hakbang na ginawa ng Kabusiness family para tuluyang mabago ang buhay ni Bong. Nandun ka sa akto na yon. Masakit siyempre para sa akin kasi siyempre si Kuya Bong hindi na rin naman iba sa amin. Dahil tinuring namin kapatid diyan, siya yung pinakakuya ko dyan eh. Ano, bukod dun sa ibang mga kagwang. Itong pasada ni Papa Dins, no, itong sinabi niya, mga kapatid, sobrang natouch ako dito. Kasi, at least sinabi sa atin, no, kung ano yung estado ni Bong sa kanila. No?
sa kabila ng lahat na minsan nga ho ay dumating sa pagkakataon na 'di ba sabi nga natin pinagdudahan natin yung paano yung handling nila sa mga kagwang yung tinatawag natin na meron tila may favoritism silang dala. Yun po naman eh nakikita ko sa comment no ha. Yun po yung mga sinasabi ng ating mga ng mga nanonood ng ating views no. Dito po sa comment section. So ako ho ay nag-analisa at nagninilay-nilay kung sadya nga bang ganyan. Pero this time, ito po ay tumpak na confirmation. Kaya nga ho, nung marinig ko ito, sabi ko, bibigyan ko ito ng reaction. In support po doon, para naman, alam nyo kasi kailangan natin, this time na nandoon na si Bong, kailangan na natin mabago yung perspective natin eh. Ang kailangan natin is suporta para kay Bong. Which is yung panalangin na sana matapos ni Bong yung kanyang session, no? Matapos ni Bong yung kanyang pag-stay doon sa rehabilitation. And at the same time, sana po ay mabigyan po ng kalakasan itong ka-business family. Kasi una, alam naman natin na hindi biro yung gastusin. Every month, sa 6 months na nandoon si Bong, medyo hindi biro po yung gastusin. Yan. Pangalawa, isa pang mga challenge sa ka-business family, itong mga pinagdadaanan nila. So, mabuti na lang, alam nyo, kasi iba talaga ang pag-iisip ng ka-business family. Sobrang iba yung kanilang mindsetting. Hindi kasi sila nakapokus doon sa mga soliranin sa mga problema. Because ako ang nakikita ko kay ka-business eh, yung ginagawa niyang motivation, yung mga pinagdadaanan. Diba? Patulad ngayon, siyempre, isa yan sa pinakamasakit na nangyari sa buhay nila, yung hindi nila inaasahan yung pagkawala ng tatay ni Mrs. Kabusiness. Pero, hindi sila nagpatinag. Tuloy-tuloy sila. No? Tuloy-tuloy sila sa pagbibigay ng tulong para sa mga nangangailangan. Ayun, masakit sa akin, ano? Pero, nung nakita ko yung picture niya, na makain, maayos yung damit, bagong ligo. Kumbaga, masaya na yung puso ko, panatag na. Alam ko maraming naiyak sa inyo sa tagpong iyon. Marami ang tawag dito nalungkot, ano? Pero marami rin ang natuwa kasi yun nga para sa kanya ito. Yun, yun ang pinakamaganda, pinakadabis ng mga ito. Salamat ano Papa Deans, thank you so much po. Well mga kaibigan, panoorin niyo po ang kabuuang bidyong ito. Ilalagay ko po sa description box po yung link ng bidyong ito. At again, sana po ay suportahan po natin. Ito pong inilalapit ko sa inyo, sana po ay suportahan po natin si Papa Deans. This time, sa buwan na ito, tapusin na natin. Maibigay na po natin sa kanya yung kanyang silver button. Kung mayroon po kayong kakilala, ipakiusap na po natin. Gamitin na po natin yung lahat ng mga key person, o kakilala, kaibigan, kamag-anak, ayan, kalaro, kababata, no? So, i-ano na po natin, ipamigay na po natin kasi sobrang malaking tulong po ito, sobrang malaking boost po ito sa moral ni Papa Deans para po mas lalo siyang magsumikap sa pagbablog. Okay, so mga kaibigan, at least ngayon, panatag tayo, no, na andyan po, siguradong maganda ang kalagayan ni Bong. Nasa ayos siya. And abangan po natin yung iba pang mga updates na ibibigay nila sa susunod. Again, sana maging mapagbigyan, no? Sabi nga ni Butchok, after 45 days, mapagbigyan kahit man lang larawan ni Bong na makita natin na habang nandun siya sa loob ng institusyon. No? 6 months ito, mga kapatid, na kailangan natin dasal at tamang-tama lang, no? Kasi ang binibilang ko, ang 6 months po ay February. So, sa February na yan, yan po yung birthday ni Bong, di po ba? Birthday po ni Bong sa February. So, isang malaking regalo ito sa kanya ng ka-business family. At sana naman, dalangin natin na sana, kung tuluyan ng may isaayos, no? Yung buhay ni Bong ay tuluyan na siyang magbago para kahit papano ay makamtan na niya yung mga pangarap na kanyang inaasam. Again, napakatalino ni Bong. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, ang ating pong panalangin na ibigay po natin
malaking at malalim na panalangin para po kay Bong sa pagkakataong ito. Ganun din po sa Ka-Business Family, sa kanila pong mga ginagawang pagtulong. Kung meron po kayong komento, mga kaibigan, sa videong ito, pakilagay lang po sa comment section. Sobrang binabasa ko po lahat ng inyong mga comment section. Lahat po ng inyong mga komento ay sobrang binabasa ko po. Ayan. Okay, so Miga Love Shoutout this time, mga kaibigan, ay gusto ko pong ipaabot sa inyo at batiin yung pong ating mga masugid na mga member na nag-join po ng ating buton. Ano po yung mga nag-join po sa ating channel, batiin po natin sila. Sa pagkakataong ito, mga kaibigan, atin pong binabati ang ating mga nag-member, ano po, yung ating bagong member po sa ating pong channel. Ayan, Miguel Love, shoutout to Aruba Noli TV, Triple E Motoblog, Ken Celeste, Normendap de Leon, Michael TV Blanks, The Sistef Siblings, Delatory Blanks, Kaborbs Blog, Welver Machua, Unica Angel, Grisel W, Bundok Tralala, Clarita Di Mayuga, Det Gonzales USE, Jodaris, Jocelyn Rinos, Los Bemenda Band Hong Kong, My Mother's Diary, Wandering TV, Sara Mora, at syempre, binabati natin si Samuel Rojero, no? Ayan, miga love shoutout po sa inyo. At ganoon din po ay ating pong binabati, mga kaibigan, ng ating mga kapatid na mga sumusuporta po sa atin. Andiyan po yung Team Ayuda Revive, Team Borneball, Team Budol, at syempre ang ating pong Team Pima. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Sana po ay patuloy nyo pong samahan ang ating mga reaction video at tayo po ay patuloy na tututok dito po kay Ka-Business. Tulungan nyo rin po si Ka-Business, mga kaibigan, ha? Ilagay natin ang link. At sabi nga ni Ka-Business, sa taong ito, kahit man lang yung kanyang 400,000 ay maabot na, pero ang ating pong dream ay maabot po niya ang kanyang 1 million subscribers sa taong ito. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, maraming salamat po sa pagsama. Ako po si Taong Gala. God bless po and bye-bye.